second buhay na buhay sa kanilang buhay. Mula sa katang ng buhay, ang espiritu ni Yahweh ay lumubog kay Jeffrey. Nagpunta siya sa Galaad at Manases. Pagkatapos ay nagbalik sa Mispa, Galaad, at saka nagtuloy upang salakayin ang mga Ammonita. At nangako si Jeffrey kay Yahweh ng ganito, "Kapag niloob ninyo na malupig ko ang mga Ammonitang ito, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang sasalubong sa aking pag-uwi ko." Sinalakay nga ni Jeffrey ang mga Ammonita at pinagtagumpay siya ni Yahweh. Nalupig nila ang mga kalaban at nasakop ang 20 lungsod mula sa Aroer. Sa palibot ng Minit hanggang sa Abel-Quaramin, marami silang napatay na Ammonita. Nang magbalik si Jeffrey sa Mispa, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng kanyang tamburin. Siya lamang ang anak ni Jeffrey. Nang makita siya ni Jeffrey, kinapak niya ang kanyang kasuotan at buong paghinagpis na sinabi, "Anak ko, kaibigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon. Naipangako kay Yahweh na ihahandog ko sa kanyang unang kasambahay kong sasalubong sa akin ngayon." Sumagot ang anak ni Jeffrey, "Kung nakapangako kayo sa kanya, tuparin ninyo. Yamang niloob niya magtagumpay kayo sa inyong mga kaaway na mga Ammonita. Ngunit may isa lamang po akong ipakikiusap sa inyo. Bayanin niyo sama ko sa bundok ang aking mga kaibigan upang ipagluksa ko ng 2 buwan ang aking pagkadalaga." Pumayag naman si Jeffrey na umalis ng 2 buwan ang anak niya. Nagpunta nga ito sa bundok kasama kanyang mga kaibigan upang ipagluksa ang kanyang pagkadalaga pagkat mamamatay ng hindi magkakaasawa. Pagkaraan ng 2 buwan, nagbalik siya sa kanyang ama at isinagawa naman ito ang kanyang pangako kay Yahweh at siya'y namatay na isang dalaga. Mula noon, naging kaugalian na sa Israel na taong-taon ay 4 na ipagluksa ng mga kababaihan ang kamatayan ng anak ni Jeffrey. Sa patnubay ng Espiritu Santo, ang ibig malupig ng amay nalulupig ng tao. Sa pakikibaka nila'y pinagtatagumpay. Sa hamon ng kanilang laban, siya ang kaakibat. Siya ang nag-aalay ng lakas at tapang. Saan ka nga ba huhugot ng lakas mo habang ikay narinito sa lupa? Sino nga ba ang sasandigan mo habang ikay nabubuhay? Sino nga ba ang maaasahan mong tutulong sa iyo? Yamang ang kapwa mo'y may hangganan ng kakayanan at lakas, subalit ang amang walang katapusan ng kapangyarihan, walang kamatayan ang kanyang kadakilaan, at di siya mamamatay magpakailanman. Kapag siya'y pinaniwala at pinagtiwala, na kailanman di ka pababayaan, pakikita niyang si buhay sa iyong buhay. Alalaumbaga, sino nga ang magtitibay kung walang Diyos na magpapatibay sa buhay ng tao? Sino nga ang magpapatapang sa kalooban ng tao kung walang Diyos na magbibigay ng tapang sa kalooban ng tao? Sino nga ang tutupad at magahari ay ang karunungan mula sa Ama kung wala ngang tutupad na ibig niyang tumupad at tumatalima sa kanya? At sino nga ang susunod kung walang magbimiting makasunod sa kanya? Sino nga ang Ama at sino ang tao? Kaya naman itong Ama, sa lahat ng sandali, ang ibig niya
kumilala, tumanggap, maglingkod, at magnasang, makamit siya sa pamamagitan ng Espiritu niya sa pangalan ng anak na ibinaba niya sa lupa. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramendeya hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Maliwanag ang katotohanan. Pangako ng Ama'y pangako nga niya. Pangako niyang tutuparin sa mga anak niya. Ang salita niya'y buhay at may kapangyarihan sa nagsasabuhay, pasisilin niya ang kanyang kadakilaan. Kaya naman ang hamon sa sanlibutan, bilang mga katao ang kanyang binuhay na nananahan sa kalupaan, ang ibig niya'y tumingala at kumilala sa kanyang kadakilaan at sambayin siya sa katotohanan. Nektaramenya hanam, nektaramenya hanam, nektaramenya hanam. Walang tapang, walang lakas, na hindi hihina at di mawawala kung tao ka lamang. Sapagkat hindi ka Diyos na sa iyo'y lumikha. Kaya naman itong Diyos na tinatawagan mo, ang ibig niya, sa kanya ka tumingala. Sa kanyang mga nagagawang kabutihan, doon ka magmasid at tumitig upang patuloy kang umasa na may gagawin siya sa iyong buhay. Sapagkat ang kagandahang loob niya ay di lamang para sa ilan, kundi para sa lahat. Kaya't ang ginagawa at gagawin niya ay di rin para sa ilan, kundi para sa lahat. Diyang mga anak. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramendeya hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Wala sa mga ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking panagtangtanghol. Sa balong malalim na lubhang bakod, iniyaang niya ako at do'y inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag taglay na buhay ko. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Matatakot siya ang bawat makasaksi at magtitiwala sa Diyos na siya. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos. At sa Diyos-Diyos ay hindi dumudulog, hindi sumasama sa pananambahan, sa mga nagkalat ng Diyos-Diyosan. Ikaw, Panginoon, ay walang katulad sa maraming bagay na iyong ginanap. Kung pangahasan kong lahat ay sabihin, nangangamba akong mayroong maligid. Ang mga panghandog pati mga hain at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa damban ay dalhin upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip ang iyong kalooban sa akin ay ang pandinig ko upang ako'y dinggin, ikay dinggin. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto na sa kapusan ang mga turo mo. Ang nais ko'y sundin iyong kalooban. Aking tatago sa puso ang aral. Ang pagliligtas mo ay aking inihayag saan mang magtipuan niya ang iyong mga anak. Di ako titigil ng paghahayag at pagliligtas mo ay pinagsasabi. Di ko inilihim sa akin sarili, pati pagtulong mo at sa ibig na tapat. Pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo ay isinisiwala. Pawang katotohanan, Amang walang hanggan, salita mong buhay at makapangyarihan, nilaganap mo sa sanlibutan at santa katauhan, mga katauhan mong nilikat binuhay upang matutunan at magkaroon ng karunungan. Na mula sa iyong kaukulan na tunay na kainam, nagbibigay siglat liwanag ng buhay. Kaya't kung ito'y inaasam-asam,
sa damdamin ninyong mararamdaman. Sapagkat kahit tunay na Diyos na walang hanggan, pag-ibig mo'y walang malukailanman. Nectar Armenia Hanam, Nectar Armenia Hanam, Nectar Armenia Hanam. Ang may pandinig ay nahari. Paano nga napapakita at napapakilala ng Amang kanyang kahiwagaan sa mga anak niyang nagtitiwala sa kanyang mga himala at huwagang gagawin? Kaya't ang mga lingkod ay sa kanya umaas at nagtitiwala. Yung mga diwa nilang binuksan na binigyang unawa, tunay na nagtitiwala sa kanyang magagawa. Kaya't napagtitibay ang kanilang kalooban na sa kanya umasa, sapagkat may pakikita siya sa pag-asang kanila binuhay niya. Nekaramenia Hanam, Nekaramenia Hanam, Nectaramenia Hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Mateo, muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga lipin upang tawagin ang mga nanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsubo ng ibang mga lipin at kanyang pinagpilinan. Sabihin ninyo sa mga nanyayahan na naihanda ko na ang aking piging, napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang buya, at handa ng lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Umayo sila sa kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinungga ba naman ang ibang mga lipin, tinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at pinasunog ang kanilang lunsod. Sinabi niya sa kanyang mga lipin, nakahanda ng piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ng lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ng mga lipin at sinamang lahat ng natagpuan. Masasama at mabubuti. Ano pa't napuno ng mga panauhin ng bulwagang pangkasalan? Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pang kasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito ng hindi nakadamit pang kasalan? Tanong niya. Hindi nakainig ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapos siya sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihira. Sa tuwing ay nananawagan ng ama sa mga anak niya, laging may handa siyang piging para sa kanila. Ngunit ang mga anak niya ay laging abala. May mga kadahilanan at mga dahilan sila. May mga katwiran pang sarili bilang katawan. Ni ayaw nilang pakinggan ang kanyang mga aral, sapagkat ang wika nila'y alam ko na ilan. May mga nangangatwiran, nagsisimba naman ako, nananalangin naman ako, sapat na yaon. Ngunit ang wika nga, ang pananampalatayang kulang sa gawa ay patay. Kaya't ipakita mo kung paano ka nananarig at nananampalataya sama. Paano mo ba siya sinasamba at kinikilala? Nagbibigay ka ba ng oras at panahon sa kanya? Binibigyan mo bang pansin ang kanyang kaibig-ibig na pag-ibig sa'yo? Natututunan mo ba kung ano ang ibig at layo niya at minimitki mo bang ito'y itog din mo upang patuloy kanyang kalugdan bilang anak niya? Nanugod siyang binuhay ka sa lupa, naway magkaroon silbi ang buhay mo at mabigyan mo siya ng kaaya-ayat kaakit-akit na iyong gawa
sapagkat hindi lamang dapat laman ang bigyang kasiyahan, hindi lamang ang sanlibutan ang dapat makinabang sa taong kanyang binuhay, kundi siya mismo na dapat ay pakinabangan ang buhay na pinahiram at ang alay na bagay ay hindi lamang para sa kung anong kailangan, kundi ang kaligtasan. Halika yung mga nibigot minamahal. Tantunin nyo at surin nyo, kailan kayo nagdahilan sa Ama? Wala akong oras. Pagod na ako. Nagdasal na ako. Nagpuros pa nga ako eh. Kailan ka nagsabing, tsaka na lang, marami pa akong ginagawa. Marami pa akong gagawin. Hindi pa ito panahon. Wala pa akong oras para gugulin ko ang pagsamba sapagkat marami pa akong pangarap. Marami kang dahilan na sasabihin mo, tsaka na lamang. Sa ngayon, ang binibigyan ko pagkakataon at pansin ang paghahanap buhay ko para sa kinabukasan ng mga anak ko. Maraming tao ganito ang katwira sapagkat di nila lamang katotohanan. Ang may kama ng Ama, patuloy siyang nag-aanyaya at nagmimiting kilalanin siya ng mga anak niya upang ang handa niya para sa kanila ay maibigay niya. Ngunit marami ang mga anak niyang kinikilala daw siya, ngunit ayaw kilalanin ang kanyang mga salita. Ayaw tanggapin ang kanyang mga aral sapagkat labag sa kanilang kalooban. Hindi nila kayang gawin, hindi nila kayang tugdin nang dahil ang ibig nila ay pangsalibot at laman. Maligayang buhay, wiwikain. Sagana naman ako, malakas ako, hindi ko kailangan ngayon na magsakripisyo. Sapagkat, nananagana, malakas, oo. Ngunit hanggang kailan? Hanggang kailan, mga matira ng sino man. Ang wika ng Ama, di mo alam ang bukas mo, di mo alam kung kailan ka babawiin sa mundo ito, at lalo hindi mo alam ang kinabukasan mo, kung iyo pa rin ang lahat ng nasa iyo, o yung palay na agaw na. Kung ito ay paghihirap mo, at bukas pala'y sagana ka. Kung ngayon ay may sakit ka, bukas pala'y magaling ka. Kung ang palagay mo ay walang-wala ka, ngunit may nakalaan pala ang Ama. Hindi nga matrusuri at matatanto ng tao ang mangyayari sa kanya. Kaya't walang tao makapagsasabing, ganito na ako, ito nang sa akin, panghahawakan ko ito. Hindi mapangahawakan ng sinuang tao anumang meron siya at nasa kanya. Subalit, mapanghahawakan ng tao ang kanyang salita sapagkat ang salita niya ay Diyos na nga at ang Diyos ay salita. Nekaramenya ana, nekaramenya ana. Kaya't kaway palad mo, mga nagsisika, nag-aalay sa bahay't munting alay lamang, na binahagin nyo sa maghapon sa kanya, na inalay nyo katiting na oras nyo upang magnilay kayo. Upang paglingkuran siya na sa pamamagitan ng pag-aalay niyo sa kapwa niyo nalugod siya kung paano natanglawan niyo ang nadirimla na kapwa-tao ang nagdurusa sa kalalagayan nila na lunyot na pasaya dahil binigyan nyo ang karapatang naramdaman nyo. Ang ligayang mula sa Ama, nabahagin nyo ang sarili ninyo upang patutuhanan buhay nga siya. Halina, mga iniibig ko, hindi kailangang sukulan ang Ama. Wala siyang kailangan, ibigay mo ito upang sabihin mong malugod ka, Ama ko. Eto ang alay ko, eto ang handog ko,
itong mga nalikom na tipon ko. Wala kahit anong bagay na nasa siya, kundi ang tao na magmamahal sa kanya at kikilalang ganas sa mabuting layo niya at ganap tatanggap sa paghahari niya. Susunod sa kanya mga upang magalingin ka, kaluluwa't katawan mo sa karamdam at kahinaan. Siya ang kagalingan, siya ang lakas mo. Oh, dito sa mundo, katotohanan lamang aking tinuturan. Oh, mga mahal, kailan ka ba nagtuon ng oras sa kanya? Kailan ka ba nag-alay ng panahon sa kanya? Kailan mo ba binigay ang sarili mo sa kanya? O kay palad mo tao ang siya'y malugod sa'yo. Nekaramenea hana, nekaramenea hana, nekaramenea hana. Kung lahat nga ginagawa mo para sa palagay mo'y tama ito, ngunit tama naman hindi nakakatuwa at nakalulugod ang gawa mo na kaya mo lang ginagawa yaon dahil para kilalanin ka ng kapwa mo na di mo naman napapakilala ang ama, paano ka niyang kikilalaning anak niya at paano nakilala ng kapwa mo siya kung ang sarili mo ang pakikilala mo sa gawa at ibig mo na di niya gawa na paibabang na gawa. Nekaramenea hana, nekaramenea hana, nekaramenea hana. Kaya't kay papalan ninyo na sa bawat gawa nyo'y ginagawa nyo ang ginagawa at nagagawa nyo dahil sa kanya na ibig nyong makasunod sa layo niya. Na ibig nyong malugod at matuwa siya. Na ibig nyong masiyahan siya sa buhay na pahiram niya. Na ibig nyong mapag-upulan ng tuot pansin siya. Na ibig nyong alayan siya ng paglilingkod na totoo tapat sa puso ng bawat isa. Sapagkat ang bukal na alay nyo mula sa kanyang paghahandog na bukal sa puso nyo, ligaya ang matatamo. Nekaramenea hana, nekaramenea hana, nekaramenea hana. Kaya't kay papalan ninyo, tuwirang tinutupad nyo ang ibig niyang tukti ninyo upang makilala at pakilala siyang gana na tunay na mabuting ama ng lahat. Nekaramenea hana, nekaramenea hana, nekaramenea hana. Kay papalan ninyo, na sa paggawa niyo at pagtupad, nararamdaman niyo ang amang nalulubot sa inyo, siyang umaaliw at nagpapaligaya, ganap sa puso niyo. Pag-arayan kayo, mga inibig ko at minamahal. Lahat ay magpuri sa Ama.
anak ng Ama upang tumagon sila, tumugon sa kanyang panawagan at tumamon sa kanyang tipan, sa kanyang piging, makisama sila sa kanilang piging na ginawa ng kanyang mga alip. Kairami na bang sinugo sa iyo ang Ama ay kanyang itinapon sa kanilang alalawbaga din ang kagustuhan, kundi nabubukol kayo para sa Ama dahil sa pagpapahalaga niya sa inyo at sa inyong kaluluwa. Kaputi at kabanalan ay naghandog siya sa lupa. Alin sa mga paraan niya na ito na nabuksan ang diwa mo para maunawaan mong ibig na sa iyo at sinong kapwa mo ang ginamit para sa iyo at maramdaman mo siya at makilala upang ikaw din ay gamitin ng Ama para sa iba na magbigay tanglaw at liwanag at magpadama ng pag-ibig, yamang kayong lahat ay anak niya upang patuloy kayong sama-samang makapag-alay ng purihin, purihin ka Ama, purihin, purihin ka. Sinusuri ang kapwa-tao na pagbabago ng Ama ang sinumang ibig niya. Na kapag tinanggap at kinilala siya ay mapagbabago sila. Kaya naman ang pagbabago ay ang paglapit sa Kanya at ang pakikinig ng mga aral niya at pagtanggap ng mga anak niya upang baguhin sila. Kaya't mapalad kayo na kumilala, tumanggap at sa panawagan niya ay patuloy nagbibigay pansin na tuon upang patuloy siyang kilalanin, maramdaman at paglingkuran sa buong buhay sapagkat alam niyo siya sapat na upang kayo'y buhayin niya. At patuloy kayong makapag-aalay ng purihin, purihin ka Ama, purihin, purihin ka, purihin. Ngunit sino ang makakakita nito at makadarama? Yung magtuto ng pansin at pahalaga sa Kanya. Kaya't mapapalad kayo na nagbigay pansin at tuon upang siya'y palagaan at maramdaman niyo siya sa buhay niyo na siya pala'y kailangan ninyo na higit sa bagay sapagkat siya ang may-ari sa buhay mo at magbibigay ng tunay na luwalhati mo. Upang patuloy na sama-samang mag-aral sa Kanya ng purihin, purihin ka Ama, purihin, purihin ka, purihin ka Pina, purihin, purihin ka Ama, purihin, purihin ka. Ganap ang pag-ibig, dalisay at malinis, at ang liwanag mo'y walang kamatayan. Abutin mo ng iyong mga kamay
Hapusin mo ang isip at damdamin ng mga anak mong nadidimlan at ang mga nakahandusay sa kanilang karamdaman na nalalambot ng tuwir at nawawala ng pag-asa. Ibigay mo ang lakas nila at pag-asang buhayin na sila ay mabubuhay pa at sisigla ng lakas sa tuwir at magugunita nila. Ikaw, Diyos na walang mali. Ibukas mo sa diwa nila upang mapaunawa na ikaw nga Diyos na nananawagan upang ang tao magbalik loob at magpakababa sa iyo. Ang ibig mo'y pagsusumamo, ang ibig mo'y pagpaparangal. Menya hanam, net karamenya hanam, net karameneya hanam, ang may pandinig.